paano mo naisip yung maglaho kang bayhana ka? Matanong ko lang. Kasi po, DJ, kwento yan ng ano, may ginawa nga akong unspoken dyan tungkol yan sa isang Australian na guy na nagpatibok sa Muningning. Ay, sinong Muningning? Sa iyong Muningning o sa iba? Sa akin. Ay, ganun. Talaga? Kaya naging maglaho kang bayhana kayong pangalan mo. Tiga lang. Sounds convincing, no? Sige. Alamin natin ngayon kung ano behind the name, no? Maglaho kang bayhana. Anong kwento dito? Kasi may na-meet ako na guy, binigay sa akin ng cousin ko. Tika lang. Taka, dyan ka sa may Saudi, di po ba? Opo. Oh, sa may Saudi ka. Kailan mo ito na-meet itong isang ano na to? Ano lang yun, kumbaga trip lang yun ng cousin ko, binigay sa akin last January ata, 2018. Last year? Ah, dyan ka na sa may Saudi? Last year. Wala pa. Ah, wala pa? Saan ka? Dito sa Pilipinas? Opo. Oh. Ay, di ba, sabi mo, parang hiwalay kayo ni mister mo, kasi nga dahil dun sa... Ay. Malabo lang, pero hindi pa hiwalay. Ah, malabo lang kayo ngayon, hindi pa kayo hiwalay, ganon. Maghihiwalay pa lang, ganun. Maghihiwalay pa lang kung hindi siya magbabago. Kasi wala namang nagbago, kahit lumayo ako, pwede baka talagang punta. Mm-mm. Pero ang vision ni mister mo, ano nga dito? Irresponsible siya, no? Irresponsible si mister, kaya yun ang ayaw mo sa ugali niya. Hanggang dumating sa punto na pinag or ni-refer ka, may ni-refer yung pinsan mo sa yun na Australiano, ganun. Ah, sino itong Australiano? Saan mo ito nakita? Nakita mo na personal? Ah, hindi. Chat lang. Ah, sa chat lang. Okay, dito ka pa sa Pilipinas. Saan yung pinsan mo? Sa Mindanao. Ah, sa Mindanao. So, silang dalawa ng Australiano na ito, nagkita na ba? Hindi pa. Hindi pa rin. Ah, hindi rin. Puro sa online yung nakita. Online na. Tapos? Sabi nga nila, don't fall in love in Facebook kasi hindi totoo lahat yun. Lahat kasi nungatingan, walang katotohanan. Tanong ko lang, bakit na magkasama pa kayo ni Mr. Moditos Pilipinas? Pinatulan mo itong lalaki na ito. Bakit kayo nagkaroon ng relasyon? In short, no? Kasi nagkaroon kayo ng relasyon. Hindi ko rin yung pinatulan agad-agad, ah. Nag-chat-chat lang yon, tapos kasi ang gusto niya, yung cousin ko. Ang gusto ng cousin ko, ititrip namin siya, yung para bang huhulihin, kumbaga. Ah. Yung para atuhin ko lang, para kung kakagat ba sa akin yung ganun, kasi parang sa tingin daw niya, manluluko daw yung guy. Ah, okay. Sabali yung Australiano na ito, niligawan yung pinsan mo. Ayun, duda itong pinsan mo na baka babaero or ganyan, hindi si dito sa'yo. Ah, sa kanya? Wala siyang, hindi niya kahit kumbaga. Tapos labi niya, sige, tripan mo nga yan, Cass. Kaya mong mapasakay, pasakayin mo. Tingnan natin kung ano. Eh, sumakay sa'yo, hindi. Sumakay siya nung nandito na ako sa ano. Nandito na ako. Sumakay siya sa'yo? Yung pangalan ko dati sa Facebook ko, totoo yung pangalan ko dating gamit ko. Ah. Kumbaga, trip-trip lang kasi wala rin naman akong libangan. Libang-libang nga, sabi nga na, libang-libang lang, walang seryosohan. Tika lang. Ano magkita na, ang sabi lang ng pinsan mo, pag-tripan mo lang sana, di po ba? Bakit humantong sa nahulog ka na sa kanya? Ah, hindi naman totally nahulog. Kasi nga, DJ, ang mga lalaki, mabulaklak ang dila. Alam tapos? Mo yung tipong ganito, tipong, alam mo yung pangako nila na akala mo ito totoo. Tapos ikaw naman, sabik-sabik ka na, sabik yung puso mo na... Mga lalaki. Mga lalaki. Yung mga ganitong bagay, yung hindi mo naranasan noon. So, ikaw naman, agad-agad nahulog. Yung mga tipong ganon, kasi ang gusto niya, hello? May tumawag. Tapos ang gusto niya, uuwi ako sa Pinas. Diyan ka na sa may Saudi, pinapauwi ka. Tapos? Oh,
ka mag-meet up kami, ano, yun, i-release ko yung future ng anak ko para lang sa sariling kaligayahan ko. Mm. Kaya, mula nun, parang nagkalab, bigla siyang naglaylo, bigla siyang nag, ano tawag doon? Kumbaga, dumistance na ulit. Kumbaga, ako rin yung naging revenge niya dahil dun sa kasin niya, na, sa kasin ko. Kumbaga, yung ginawa niyang kasin ko sa kanya, ginawa niya sa akin, gano'n. Teka lang, bakit mo nga, yung pinsan mo dalaga talaga? Yung pinsan mo yung niligawan? Single mom. Single mom yung pinsan mo. So ngayon, niligawan niya yung pinsan mo, nirito sa'yo ng pinsan mo para lang alamin kung talaga bang seryoso itong lalaki. Bakit mo naman sinulot? Hindi mo sinulot yun. Hindi, ang tanong ko nga, bakit tumaba yung ano ninyo, yung time ninyo na ano? Siguro, sapat na yung tatlong araw nga lang, malaman mo na kung kagagat sa'yo, di ba? So sa loob ng tatlong araw na pag-chat mo sa kanya, hindi kumagat sa'yo? Bakit tuloy-tuloy hanggang tumagal kayong dalawa na taunan? Wait, tatlong buwan? Bakit tumabot sa tatlong buwan? Hindi mo sinabi sa pinsan mo, ay, okay na, ay, hindi. Kasi hindi rin yun, sinabi ko rin yan sa pinsan ko. Every time na may nag-chat-chat siya ng chat sa akin, pinu-forward ko dun sa pinsan ko, tapos yung pinsan ko nag-chat din yun sa kanya, pinu-forward din sa akin yung gano'n. Kaya alam namin kung anong nangyayari. Oo. O ngayon, ayaw na ng pinsan mo sa kanya, ayaw na ng lalaki na ito dun sa... Ayaw na ng pinsan ko, kasi meron din iba yung pinsan ko na taga-US. Wow, at grabe. Yung talagang supportive sa kanya. Ah, kaya binigay na lang itong lalaki sa'yo, parang gano'n. Gano'n. Oh, ano sunod? Tapos yun, yun pala, nung pagka gusto nga niya kasi umuwi ako ng Pinas, kasi ayaw nga niya yung mga tao, ayaw nga niya yung dito daw ako, di daw kami mag-meet, sabi ko, hindi ko i-release yung buhay nga ng pamilya ko, yung anak ko, dahil lang sa ganon. Mm. So, ang ginawa niya, nalaman ko DJ pala, diba dati may ano kami, time schedule eh, alam namin yung time na, pagising niya, yung mga ganon, bawat araw umaga, pagising ko, mayroon na may sisa, kaya yung mga tipong ganon. So, hindi ko man yung naranasan before. So, kumbaga, sabik yung puso eh, yung ganon tipo. Nagbago ang lahat. Mula lang nung tinanggihan mo yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, parang ganon. Nung tinanggihan ko siya, nakamuwi ako ng Pinas, nagbago ang lahat. Tapos, pag tinawagan ko siya, in another call na. Sabi ko, inuulit ang time slot namin. Tumagal ko pa na. Tapos, pagkalipas ng 5 minuto, dinadial ko in another call hanggang nag-isang oras. Tapos, pag kinausap ko siya, pag isinungbat ko sa kanya, sabi niya, friend lang daw niya. Tapos, magsinungaling na siya, doon ako nalaman, nagpupunta daw siya ng London. Yun pala, pumunta pala ng Palawan sa Iloilo. Admit na pala sila ng babae niya. Tapos, 2 days before na pupunta na siya ng gano'n, nasabi niya, sige, babay na ka, umbog pa, kasaya ka doon sa vacation mo, gano'n. Yun pala, DJ, nasa ano na pala siya? Nasa Iloilo, Palawan. Tapos, blinak ako. Ang kapal ng mukha. Isabi, yun din yung time na yun na tinanggal ko rin yung pangalan ko para hindi na niya ako mahanap. Ganun. Pero syempre, ang tanong nga, ano yun sa Iloilo, Palawan, sabi mo? Ano yun? Iloilo, Palawan, Iloilo. Ilonggo? Ilinggo? Iloilo. Iloilo. Ah, Palawan. Doon pala. Tapos DJ, pagbalik niya siguro after 10 days, ni-unblock niya ako. Tapos nag-message. Sabi nga sa akin, ano daw, nakita daw niya yung mga formation daw doon, ang ganda-ganda daw doon. Sabi ko, tango, ilan mo ba't mo? Kakain ako, wala akong pakain. Pero DJ, kaya nga doon ako, tapos nagawa ko yung unspoken sa kanya, na lintik ka, narubi kong gano'n, nagawa ko yung mga unspoken na yun. Pero paano mo na nalaman? Paano mo nalaman na pumunta ng Palawan, is London naman yung sabi niya sa'yo? Paano mo nalaman na sa Palawan siya? Umamin din siya sa akin, bandang huli.
nung dumating na siya bumalik, nagbakasyon. Oo, nung pumalik na siya, sabi ko, tapos pinag-ingalit ko, DJ, talaga minura. Minura ko talaga siya, DJ, sa salita natin. Tapos hindi niya maintindihan. Sabi niya, sasabi ka ba, Danura, sinasabihan mo ba ako ng masamang salita? Sabi ko, i-google mo, i-translate mo sa Google mo, hindi ko, wala akong time mag-translate ka sa'yo. Sabi ko, pala naman ang mukha mo, bumalik-balik ka pa sa hukay mo. DJ, ito pa, tapos yun na, wala na, naglaylo na siya. Kasi pag-block niya sa akin, in-unblock niya ako, nasabi ko na lahat ng sinabi ko, doon siya sa friend ko, kasi dinak ko siya pagkatapos nun eh, yung conversation namin, dinak ko na siya. Doon namin siya nangunit dun sa kaibigan ko na nandito dati. Siya naman yung kinakausap, tapos nilalandi niya yung ano, yung kaibigan ko. Kanya, iba dun sa kay Mary, iba ka na dun sa kanya, mga ganun-ganun siya. Eh, yung kaibigan ko, pinawad sa akin yung messages. Sabi ko, ay naku, manyakis talagang hayop na yan. Gusto lang kakaikot yan. My God. Oh, pero... Paano mo nalaman nung pumunta siya sa May Palawan? Eh, may babae siyang iba na pinuntahan doon? Kasi may kinakwento niya sa akin dati na mayroon na siyang kag-text na matagal-tagal na panahon na 2 years na daw silang catch-up, pero hindi pa daw sila nag-meet, eh, balak daw niyang puntahan. Eh, puntahan mo. Malay mo, yun ang destiny mo, wag ako. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, hindi daw, friend ko lang daw yun, friend ko daw. Friend ba yun? Friend na babaran mo, lawayan mo, tapos babalikan mo, ano yun? Aso? Sabi ko, lahat natin ang aso eh, manglaway ka lang ng iba eh, tapos hindi mo naman siseryosohin. Mo, ganun lang. Tapos sabi niya, hindi daw, ano daw ako, pinalaki daw ako ng maayos ng nanay ko. Sabi ko, wow, talaga, pinalaki ka ng maayos ng nanay mo, wala kang modo. Kaya yung anak mo, eh, abnormal. Sabi ko. Ah, may anak siya? May anak siya? Dalawa anak niya, isang babae, isang lalaki, sa 16 at saka 13. Puro abnormal? Bakit ilang taon na ba yung Australiano na ito? Ano, 15 na siya last January. 15 eh. Eh, ang gusto daw pala niya, ayaw daw niya sa akin kasi daw, ang gap daw namin, halos daw 20 years, over 20 years daw yung ano, gap. Ayaw daw niya, gusto daw niya yung mga ano. Eh sabi ko, hindi naghanap pa ng ano, matruna nang magpapatong sa'yo. Kahit pero pag gagawin mong posisyon, hindi pa payag sa'yo. Sabi ko, hindi po hindi pa. Kung sa'yo nang ginagminti ang DIY, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos DIY, noong January, nagbalik. Nagbalik na naman sa'yo? Kasi hindi, binak na siya dun sa ano ko eh, sa kaibigan ko eh. Binak na din siya dun. Andun naman siya sa kapatid ko. Sabi ba naman siya sa kapatid ko? Ano? Sabihin mo daw kay Mary, tawagan daw naman ako. Nandito ko lang kumustahin siya. Tawagan? Ano? Sabihin na kapatid mo sa'yo na tawagan mo siya, itong Australiano, gano'n? Sabi ko, ano yung problema mo? At ginugulo mo yung kapatid ko. Eh, at in-unblock ko na naman kasi yung kapatid ko na yun, may, ano yun, may asawa yun eh. Sinoso yung asawa nun. Na-unblock ko siya, DJ. Tapos sabi niya, hi there, hi sweetheart, how are you? Napas yung hi-hi ka, kapag ina mo ka. Sabi ko, ba't ka nagbalik na naman? Sabi ko, tapos na ang bilobyo ko sa'yo, nandito ka na naman. Ano bang problema mo? Tapos sabi niya, gusto ko naman kumustahin ka, kung kumusta ka, mga ganun-ganun. Hanggang ngayon, DJ, nagpaparamdam. Tapos sinabi pa niya doon sa kapatid o sa pinsan ko, sabi niya, scammer siguro yung pinsan mo, no? Kasi gusto lang niya yung pera lang eh. Pero, bakit? Ah, nabigyan ka ba ng pera noon? Pinadalhan ka ba ng pera o ano? Eh, wala ha. Kahit 5 duling, hindi ako nangingi sa mga katiksmit kong ganun. Oh, tapos? Kasi ayoko, may kapalit eh. Hirap. Ah, pero pinalabas na doon sa pinsan mo na baka scammer ka kasi pera lang habol mo sa kanya. Yung pinsan ko ka mo, sinabihan yung scammer kasi nga yung US na sweetheart ng cousin ko, talagang sinusuportahan yun every month yung ano ko, yung pinsan ko. Okay. Ganon. Kaya nung binagitan ko na yung pangalan ko, sabi niya, bakit naging magla, ano daw, baglaho, Maggie. Maggie nang tawag sa akin, hindi na Mary. Maggie.
Maggi, bakit Maggi? Oh, why Maggi? Sabi ko, why-why-whying ko pa dyan eh. Tapos yun, nagawa ko na naman yung tula ko para sa kanya, lintik talaga. Sabi ko, busy talaga yung mga taong ganun. Tapos na yun, meron ako nagawa na naman sa kanya eh. Gusto ko yung palatag sa kanya yun. Eh, mabuti naintindihan niya yun? Okay lang yun, hindi niya naintindihan. Bobo naman yun. Hindi, para kasi siyang may ano, alam mo yung may ano siya sa utak, alam mo yung ganon. Ah. Oh, he's lying on, tapos alam mo yung may parang Alzheimer's na ata yung mga ano yan, minsan nakakalimutan yung ito siya, sabi niya. Mm-hmm. Oh, yan ang story ng maglaho ko ah, huwag na kayo magtanong bakit maglaho yung pangalan ko. Ayun pala yung maglaho kang Bayhana. Yun pala ang rason bakit maglaho kang Bayhana yung pangalan niya. Kasi nga pinahulog lang ako, kumbaga pinaniwala niya ako, nasapat na ako para sa kanya. Yung pala, bibitawan din ako kung kailan nahuhulog na ako sa bangyo ng pag-ibig niya. Eh bakit ka naman? Akala ko ba naman hindi pa naman kayo totally na maghiwalay ni Mr. mo? Bakit ka naman gumawa ng ganyang bagay na ano na sabi mo hindi pa naman kayo hiwalay? Kasi nga DJ, dito sa abroad, kailangan libang-libang. Libang-libang lang, walang seryosohan. Eh sabi mo nga nahulog ka na nga sa kanya, paano kung hindi dumating sa point na ano, na nahulog ka na talaga at saka seryoso siya? Eh di wala na kayo ng asawa mo, ganon. Eh di wow! Alright! Let's sing and dance! Diba? Oh, paano kung seryoso, seryoso nga yung lalaki nga yun? Oh, tapos eh, tapos di pa naman kayo hiwalay ng Mr. mo. Siguro magkahiwalay kayo ng Mr. mo dahil sa kanya, no? Pagsakali? Ha? Huh? Oo. Oh. Hindi ito ka DJ. Alam mo ngayon, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, nung nagbalik siya DJ, sabi ko sa kanya, ipifriend mo ko sa Facebook, ano? Ipifriend mo ko sa Facebook mo, maaring magbalik pa tayo. Sabi niya, bakit mo ipifriend, ipifriend kita, mul ano ba daw, bigyan mo daw ako ng chance na magiging tayo ulit. Perfect na mo. Pero DJ, huwag na, tapos na, tapos na, tapos na. Nawala na ang ako at ikaw dahil sa isang kaagaw, kaya tapos na. Drama mo kagabi DJ ha, sabi ko sayang, sinabayan sana kita sa drama mo, tiyak, luluha ka ng totoo. Ay, ganoon? Gusto mo magdrama tayo? Hindi. Anong gusto mong iyakan, ha? Gusto mong iyakan? Wala na. Wala na ako sa mood. Gagabi, may mood ako eh. Ngayon na ano, sabi ko sayang, di pinatulad ni Miss, ano, Mrs. Jolene. Hindi marunong sumabay. Hindi kasi marunong sumabay si ano? Si Jolene. Alam niyo, DJ, shout out sa mga tigang. Walang hadiya dyan. O, di ba? Walang hadiya challenge tayo today. Sige. So, tapos, ngayon, yun lang muna ikwintuhan natin sa sunod, ha? Magdrama tayong dalawa, ha? Sige, DJ. Salamat. Kagapon pa ko na, gusto ko sabayan ng drama mo kahapon, eh. Kaso naunaan ako ni Miss Jolene, eh. Hindi mo natin ako. Ano paglingkod ko sa'yo ngayong gabi? Ano ang paglingkod ko sa'yo ngayon? Ano na, gusto na mabati ikaw. Sige? Yung iyakin mo doon, grabe. Bumati ka na. Pasok. Go ahead na. Greetings. Greet your friends. Dali. Hello, hello. Hello, hello. Good evening sa inyong lahat ng mga viewers. Maraming salamat po sa panahon at inyong nilalaan. DJ Jel, thank you so much. Ingat po sa biyahe and God bless. Ano yung lagi ano? Po kayo nasa ano, sinusundan po kita lagi. Wala kang ano dyan? Wala kang... tawag dyan, wala kang tula para sa amin ngayong gabi? Hindi siya pang ano eh, kasi tanapos ko na yung kamam Almaisa eh. Ito pero sa mga kadama. Sige, sige, may sige. May isang unspoken DJ. Hindi ko pa to na ano. Pasapalahan mo ng ano, background mo ng ano, sad story. Sad background. Sad story. Request. Request. Kalima, kapag mula pa sila modra. Saglit lang. Harapan, harapan kita ng ano, ng background mo. Ito wala ko
po sila, magluluto pa ako DJ, kaso lang, pupunta naman sila sa bahay ng isang hajiya nila, so, ganon. Ito yung binigay ko sa kanya. Ito yung para sa kanya sa muli niyang pagbabalik. So, ito pa balik. Ito. Ay, saglit lang. Sige, si Miss Maglaho Kang Bayhana mula po sa may bansang Saudi. Patawad? Wala akong narinig, DJ. Teka lang, umusin mo. Hindi ko naririnig. Ikaw lang. Sige, tuloy mo lang kasi pag bilakasan ko to, hindi marinig sa live yung boses mo. Eh, sige. Mahal ko, patawad. Yan ang masambit mo nung bigla kang nagbalik at umasang muling maibalik. Magsimulang muli at ipagpatuloy ang naudlot nating pag-ibig. Kalimutan ang nakaraan, ang sakit na naramdaman nung ako'y iyong iniwan. Ganun lang ba yung padali? Oo. Madaling magpatawad ngunit ang hirap makalimot. Makalimot sa sakit na dulot ng pag-ibig mong masalimuot. Mapaglinlang at walang paninindigan. Ang lupit mo. Sinaktan mo ang tulad ko na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka ng tapat at totoo. Sarili ko nakalimutan ko dahil ang mundo ko'y umikot lang sa'yo. Ikaw ang pinaglalaanan ng oras at panahon ngunit walang natanggap na tugon kahit konting atensyon dahil sa iba nakatuon. Naiwan akong tulala, nagmukhang tanga pagkat mas pinili mo siya at ako ay binaliwala. Wala akong magawa, kundi ang umiyak, lumuha, at ninais pang tuluyang mawala. Ang daming baka sa isipan ko. Baka mas maganda siya, baka mas magaling siya, baka sumobra ako, baka nagkulang ako, baka nasasakal ka, o baka naman mas masaya pa pag siya ang kasama mo. Dahil ako, hindi pa sapat para sa'yo. Nagpamali ba ako sa pagmamahal ko? Ay, napagod ako. Pagod sa pag-iisip, anong dahilan at ikaw ay lumihis. Mahal kita. Minahal kita. Ngunit karapatan ko rin lumigaya. Karapatan kong makalaya sa lubid mo na nakatali sa leeg ko, sinta. Pagod akong umasa na babalik ka pa. Ngayon, heto ka. Asa ka pa. Hindi mo ako masisisi kung piliin ko siya over you. Siya na nagpahalaga sa tulad kong binasura mo. Ayoko na kasing maghintay sa tamang panahon kung dumating na ang tamang tao ngayon. Tama na ang pananakit sa puso kong may kahinaan na dati sa'yo nahihibang. Unti-unti na akong nakaahon sa lusak sa kumunoy ng iyong pagmamahal. Awat na. Minsan mo na akong binaniwala. Kaya huwag kang umasa. Ako sa'yo'y muling magtiwala. Magpakalalaki ka na. Huwag kang duwag at tanga. Asa ka pa. Hindi na ako babalik sa'yo, Sinta. Salamat! Oh my gosh! Ano na, DJ? DJ Hobot? Si Maglaho Kang Bayhana, mga kaibigan na daw. Sino yung pinatamaan mo nun? Aber, sino pinapatamaan mo? Yun lang naman din yung may ano ko dito eh. Yun lang yung nagiging ano ko rito. Yung Australia. Ano kaya yung nagbalik ka sa ulit? Australiano. Pero matanong ko lang, bakit di ka makamove on doon? Nakita mo gaano klak eh? Maliit lang, DJ. Australiano, maliit. Maliit lang. Oh, kita mo talaga? Kita eh. Ah. Nabibikol yun. Ano, nabibikol kayong dalawa? Nabibikol yun. Oo. Dalawa din kayo. Mabuti ikaw, pinakita mo din sa kanya. Kaya nga, hindi siya na-satisfied sa akin kasi hindi naman ako ganaan. Ah,
Hindi mo pinapakita sa kanya, ganon. Pinabayaan ko lang siya, sige, manunood lang ako sa iyo. Oh. Kaya doon siya na ano, hindi niya satisfied, kaya gusto siya sa pinsa, sa kaibigan ko dati. Kasi yun, ano yun eh? Palaban? Palaban din yun eh. Eh sa akin, hindi eh. Kaya sabi niya, mas gusto kita kaysa kay Mary, ganyan gano'n. Eh, matanong ko bakit di ka makamubun doon eh, maliit lang naman pala. Magkita mo, gano'ng kalaki? Hindi kasi DJ, nakamubun naman ako, pero alam mo yung gumagana kasi yung utak ko, kaya nabubuo ko yung mga gano'n, eh lalo na ngayon, meron na namang nagparamdam, tapos wala na naman. Alam mo yung DJ, yung tipong kinikiliti ka lang, tapos sinabi yung kikiliti lang yung tingil mo, yung parang tipong mga kinikiliti kasi wala, hindi mo naranasin sa mga gano'ng gano'ng, alam mo yun? Tapos bigla ko yung iiwan ka na walang paalam, hindi mo alam kung anong kagulang. Saan kaya? Don't fall in love in Facebook kasi walang katotohanan at walang. Eddie, wow. Oh, oh, wow. Oh, 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 dami kong hugot, DJ, kung alam mo lang. May nabuhin nga akong kanta dahil doon eh. Kasi sige nga lang basag yung boses ko. Oo. Sige nga, kanta ka nga ulit. So, ladies and gentlemen, si Miss Maglao ng Bayhana, kakanta daw siya. Pasok! Pinost ko natin sa Facebook eh. Sabi ni Mas Jose, ipagpatuloy mo lang yan. Oh, ikanta mo nga, kasi iba dito kaysa post doon sa Facebook. Sige, gano'n kayo ah. Sige, DJ ah. Kasi saan yun na boses ko ah.